isang araw mga idol, pupunta ako ng palengke at sakto naman dumaan si Tape. Shoutout sa iyo Tape, napakaganda mong lalaki. Puro dago. At mga idol, andito na nga pala tayo ngayon sa palengke. Mamimili tayo ng isda at sariwa at syempre yung malaking isda. Magpapaksiw nga pala tayo ngayon ng ating ulam. At syempre shoutout kay ate. Ang napili ko nga pala mga idol ay lumahan. Paborito ko itong isda mga idol. Ang sarap nitong sinabawan, perito at kung ano pa. At dahil tayo ay magpapaksiw, bibili tayo ng talong. Ayan, nangulangot pa sa tipresi. Hindi niya alam na siya ay aking binibidyuhan. Kapag nga pala kayo ay bibili ng mga prutas at mga gulay at kung anong-ano pa, ay hanapin niyo lang ang napakagandang member ng Husombalicious ni si Ate Presi. Ayan, bibili tayo ng talong. Bago nga pala ako magluto ng aking papaksiwin, ay sinundo ko muna ang aking anak na si Mateo. 11 AM siya lumalabas tuwing tanghali. At sisimula na natin magluto. Eto, maglilinis muna tayo ng isda at ating tatanggalan ng bituka ng hasang para siya ay mas masarap at mas malinis. At ngayon naman, maghihiwa tayo ng sibuyas. Dahil mahal ang mga bilihin ngayon, isang sibuyas lang ang ating ilalagay. Ayan, nalaglag pa. Isusunod naman natin ang bawang. Mas masarap kapag may sibuyas at bawang ang ating paksiw. At sunod naman nating hihiwain ang luya. Kapag nagpapaksiw ako mga idol, mas gusto ko na mas maraming luya, mas nanunuot at mas sumasarap ang paksiw. Ang sunod naman nating gagawin ay maghihiwa tayo ng talong. Mas gusto ko kapag magpapaksiw ako ng isda ay sinasamahan ko lagi ng talong. Mas nakakaganang kumain at mas nakakabusog. Ang sunod naman nating gagawin mga idol ay lalagyan natin ng konting paminta. Mas masarap ang isda ay lalagyan natin ng paminta para mawala ang lansa. Susunod naman, lalagyan natin ng konting bechin. Ang bechin ay pampasarap sa ating lutuin. Isusunod naman natin ang asin. At syempre ang suka ay mamaya na kapag kumukulo na. At heto, sisimula nating lutuin ang ating masarap na paksiw. Ayan, abangan natin mga idol. At dahil nga kumukulo na ang ating paksiw, ay lalagyan na natin ito ng suka. Hindi ito magiging paksiw kung walang suka. At syempre, hindi natin matatapos itong video na ito kung hindi natin titikman ang aking niluto na paksiw na isda na may talong. At hanggang dito na lang mga idol, ang aking video na ito, naway nagustuhan nyo po ang content ko na ito. Yun lang po at maraming salamat. God bless po.